kailanman di magbibili, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Isama po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos, ang ating pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan at mga pinagkakautangan ng loob. Alalahanin po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga mahal sa buhay na nauna na sa atin at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mahal na Birhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapag-ukulan nawa namin ng lubos na pananalig at may pagdiwang namin ng may di magmamaliw na pag-ibig. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na yon, sa bayan ng Zora, may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, hanggang ngayon wala kang anak. Ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon, ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang, ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo. Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat
ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos. Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalanan niyang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa, sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon'y sinasambit ang gawa mong hinahangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sa makamugat ni Jesus, tagakay ng marami, halina tubusin kami. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalan ni Zacarias sa pangkat ni Abias at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalukod-lukod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran, ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamay niya. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamay niya, samantala kakatipon sa labas ang mga tao at nanalangin. Walong ano-ano'y nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan na damba ng sunugan ng kamay niya. Nagulat si Zacarias at sinidla na matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi niya sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ay pangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya inom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon.
Sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa. Sumagot ang anghel, ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa inyo ang mabuting balitang sinabi ko sa iyo. At ngayon mabibigyan ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniniwala sa mga sinabi ko na matutupad sa pagdating ng taktang panahon. Samantala naghihintay naman kay Zacarias sa mga tao, nagtaka sila kung bakit nagtagal siya nang gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita, mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya ay nanatiling pipi. Na matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi na nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi na ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon, nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin aking kadustaan sa harapan ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Napakapalad po natin ngayong umaga sapagkat kasama po natin ang 3 pari. 2 po mula sa SVD, si Father Alex at si Father Rino. Welcome po, Father, sa National Shrine. At ganun din po si Father Welto na galing pa po sa Brazil. Welcome po, Father. Mga minamahal kong mga kapatid, ang ating mga pagbasa ngayong araw ay nagpapakita na walang imposible sa Diyos. That God can move and act in mysterious ways. Alam ko maraming beses na natin itong narinig. Ngunit kahit kailan ay hindi ito maluluma. Because with God, everything is possible. Sinasabi sa atin na magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala, natutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Kahit na kung minsan mukhang malabo na at mukhang imposible na. Sa ating ebanghelyo, ipinahayag ni San Lucas ang binika ng anghel kay Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Ngunit kung iisipin siguro ng mga panahong iyon ay tumigil na si Zacarias sa pagdarasal na magkaroon ng anak sapagkat siya'y matanda na, baog pa si Elizabeth, at tanggap niya na hindi na sila magkakaanak dahil sa kanilang edad. Kaya nga, sinabi niya sa anghel, paano ko matitiyak na mangyayari ito sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa? Pinapakita sa atin, mga minamahal kong mga kapatid, na walang hindi mapangyayari ang Diyos. Ganyan talaga ang Diyos. Mahilig mang sorpresa. Kaya sana tayo ay maging bukas and expect surprises from God. Kadalasan, katulad tayo ni Zacarias, nagdududa tayo sa kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Pinagdududahan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Madalas, kapag may gusto tayo o meron tayong hinihiling, gusto natin agad-agad na ibigay ng Diyos. Pero hindi dapat ganun.
Dapat hinahayaan natin ang Diyos na tuparin o ibigay ang ating mga kahilingan sa Kanyang panahon. Nasanay kasi tayo na when we ask, we receive. But occasionally, it can take a while. For God works in His time, not ours. Ang kailangan lamang natin ay maging handa kapag ipinagkaloob sa atin ito ng Diyos. Tandaan natin, pinagpapala ng Diyos ang mga nananalig sa Kanya. Pinakikinggan Niya ang ating mga hinaing at panalangin. Nais ng Diyos na maging masaya tayo. Hayaan niyo pong share ko sa inyo ang isang kwento, personal experience ko po. Nung po ako'y bagong pari, ako po ay naka-assign sa Bicol. At December 25, tanda ko noon, ako'y pauwi sa aming bahay. Pero pagdating ko ng Naga, ako po ay from Albay, sumabog po yung hose ng aking sasakyan, nag-overheat. So dahil 25 ng gabi, ng hapon, ay nahirapan po akong maghanap ng mapapagawaan. Ilang shops nang napuntahan ko. Madalas ay party, siyempre, Pasko. Walang gustong gumawa. Hanggang ang layo na nang nalalakad ko, tanong ako ng tanong, walang gustong gumawa. At ang sabi ay, Pasko. So parang susuko na ako, tumawag na ako sa amin. Sabi ko, mukhang hindi ako makakauwi. Mukhang matutulog ako ngayong gabi sa aking sasakyan. So habang pabalik pa ako sa aking sasakyan, medyo malayo-layo, nagdadasal po ako at ako'y naluluha-luha. At sabi ko, Lord, parang bibiguin mo yata ako ngayon. Ang sabi mo ay magtiwala. Pero sabi ko, ilang shops na ang pinuntahan ko, walang gustong tumulong sa akin. Parang hindi ako aabot sa birthday ni Mama. So habang po ako'y naglalakad, may nakita pa akong isang lalaki, may daladalang mga ulam, pasakay sa kanyang motor. Sabi ko sa kanya, Kuya, pwede pong magtanong. Sabi sa akin, ano po yun? Sabi ko, saan po kaya merong shop dito o merong mekaniko na pwedeng tumulong sa akin na magawa ng remedyo yung aking sasakyan para ako'y makauwi? Kanina pa po ako naghahanap, wala pong gustong tumulong dahil Pasko. Sabi sa akin ng lalaki, ako po, mekaniko po ako. Sige po, tingnan natin, baka meron tayong magawa. At sa awa po ng Diyos, nagawa po niya ng remedyo yung aking sasakyan at ako'y nakauwi sa amin. At habang po ako'y nagmamaneho pa uwi, natatawa po ako sa aking sarili. Sabi ko, siguro sinasabi ng Diyos sa akin, aba, ang bilis mo namang sumuko, ang bilis mo namang mawala ng tiwala, tiwala ka lang, hindi kita pababayaan. Siguro mga minamahal kong mga kapatid, simpleng kwento lang ito. Pero ito'y isang karanasan para sa akin na magtiwala sa Diyos sa mga panahong nawawala na ng pag-asa sa buhay. At ganyan din po sa bawat isa sa atin na nandito ngayon, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Hindi man agad-agad binibigay ng Diyos, hindi ibig sabihin, hindi na tayo pagbibigyan ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin na hindi ibinigay ng Diyos, ay pinagkakaitan tayo ng Diyos. Baka may mas magandang plano para sa atin ang Diyos. Kaya po sa pagpaputuloy natin ng banal na pagdiriwang na ito, sa Martes ng ikatatlong linggo, sa paghahanda natin sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, nawa mas lumalim pa at mas tumibay pa ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Sapagkat walang imposible sa Kanya at hinding-hindi Niya tayo pababayaan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Virgen y Dios.
ang lahat po'y magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana, itong aming abang nakayanan, at magkamit nawa ng kapupunang kabanalan na idinudulot ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabika ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalanging lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay'y nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagmunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at buling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspos mo kami ng pag-ibig kaysa ni Francisco namin Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may paaksa sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat na mapunaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis ni San Esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, namuhay dito sa daigdig ng kulugot-lugot sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon, Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Shine on.
at sa ating mamamalagi. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya pambansang dambanan ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magalak, magpuri, magpasalamat at magbunyi ang Panginoon maghahari, siya'y darating at sa ating mamamalagi. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami ay panatilihin mong nananabik sa mga darating mong bigay upang mapaghandaan naming tanggapin ng marangal ang pagsilang ng aming manunubos na mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat, Padre Pio taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya, aming pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos samang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para po sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos sa turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para naman po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod.
Ikatlo, para sa ating tuwirang paganda sa Kapaskuhan, ang oras po ng ating Misa de Gallo ay sa ika-apat at kalahati ng madaling araw at ang simbang gabi sa ika-5 ng hapon. Kayo pong lahat ay inaanyayahang mag-alay ng mga dried goods tulad ng bigas, delata, noodles at iba pa nating ipamamahagi sa mga nangangailangan nating kaparokya at mga kababayang taga-Tingloy at Isla Verde. Mangyaring magabayan po tayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos. Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magpupuri sa magkapat ang buong kalooban dahil
sa kadakila ng ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.